Hi everyone! Welcome back here in my kusina! Luto naman tayo ngayon ng isang refreshing na ulam. For sure, magugustuhan nyo ito. And this recipe will prove na masarap talaga kapag fresh ang ingredients. Huwag na natin patagalin, tara at magluto na tayo. Ihanda muna natin yung ating mga ingredients. Gumamit ako dito ng 1.25 kilo ng manok at hiniwa ko lang siya ng kagaya niyan. Mas maliit siya compare doon sa tinola cut. And then, i-marinate lang natin to gamit ng asin at paminta. Set aside natin habang i-process naman natin yung iba nating mga ingredients. Gumamit ako dito ng 2 buong sibuyas na puti. Hiniwa ko lang siya ng kagaya niyan. Gumamit din ako dito ng bell pepper. Hiniwa ko lang ng kagaya nito. And for this recipe, gumamit ako ng 1 buong pinya since may available. Ito ang pinili kong gamitin instead nung nakalata. But if ever wala kayong fresh fruit na makita, no choice tayo kundi gumamit ng nakalata. Nilinisan ko lang yan. Yan, ang ganyan. Talagang pinag-practicean ko to, no? Hindi ako masyadong bihasa sa paglilinis ng pinya. Kaya sinamantala ko tong chance na to. Although may pagkakamali ako kasi pinutol ko yung pinaka ano niya, yung dahon niya na dapat yun ang hawakan, no, habang binabalatan. Kaso naputol ko na. So tinantya ko lang to sa dami ng manok na gagamitin ko. Kalahati lang nitong pinya ang aking ilalagay. So yung isang part, yung kalahati, eh gagawin ko naman siyang snack. So hiniwa ko lang yung ating pinya, leaving the core, yung pinakagitna kasi medyo matigas to. To balance the sweet flavor, naghiwa ko dito ng siling panigang, 3 piraso. At 3 tangkay ng celery. Balikan naman natin yung ating manok. Nilagyan ko ito ng 1:2 ratio ng cornstarch at harina. Ibig sabihin, 1 part cornstarch, 2 part ng harina. Naglagay ako ng 2 itlog at pinaghalo-halo ko lang siyang mabuti. Nag-prepare na rin ako ng slurry or tubig na may cornstarch. Bago tayo magluto, gusto ko nang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at idadirect na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Unahin na nating lutuin yung manok. I-deep fry lang natin to and make sure na well done siya. And after that, i-set aside natin to. Lutuin naman natin ngayon yung ating base sauce. Nag-isa lang ako dito ng bawang. At nung mabango na or aromatic na yung bawang natin, nilagay ko na ang sibuyas. Nilagay ko na rin ang bell pepper, siling green, celery. At naglagay na rin ako dito ng asin para mag-intensify yung flavor ng mga ginigisa natin. Lakasan lang natin ng konting apoy para mas stir fry siya at hindi siya mas steam cook. And then continue stirring until magbago ng konti yung kulay niya. Naglagay rin ako dito ng konting oyster sauce pampalasa pero hindi masyadong marami. No, ito kasi ang parang MSG ko. Instead of using that, may hindi ako maglagay ng oyster sauce. And then, naglagay rin ako dito ng 1 1/2 cup ng tubig. Kasabay niyan, inilagay ko na rin yung hiniwang pinya. Pinakuluan ko lang to para maluto-luto ng konti yung ating pinya.
Pagkakulo nito, tinikman ko kung okay na yung lasa. And since hindi naman nagbigay ng sobrang tamis yung pinya, naglagay ako dito ng 2 kutsara pang asukal. Ang lasa nito dapat yung may tamang tamis lang. And then to finish it off, nilagay ko na yung pinaka-slurry. And then haluhaluin natin mabuti para siya ay lumapot. Mas masarap sana dito yung hindi masyadong lanta yung bell pepper, crunchy pa. At mas masarap gamitan to ng fresh na pinya kaysa yung nasa lata. After adding the slurry at lumapot na siya, nilagay ko na yung manok. Konting halo lang and then pwede na tayo mag-serve. Following the ingredients and the procedure, for sure magagawa ninyo at magugustuhan to ng inyong pamilya. I-try nyo to guys, and that's it for today. See you again on my next video.